Tapos yun, bumulong na lang ako sa kanya. Sabi ko, pangatlong beses ko na talaga kung mag-agad sa OR, pero parang first time pa rin yung feeling. Nakita niya si Papa. Papa! Wala naging problema. Binigyan na siya ng first, ano niya, paracetamol. This is My Family. Good morning! It's... ano oras na ba? Ay, naku. Umatay na yung laptop. Ano oras na? 3-something. 3. Ay! Magsisix na ba? Parang naalimpungatan yata ako kanina. Kaya pala parang ano si Doc eh. Nung pumasok siya, sabi ko ng mga nurse 6 a.m. Yung pala doktor na pala yung kausap ko na. Kaya ako gusto po. Naalimpungatan ako. Hmm? Oo, siya yung kumatok. Sabi ng nurse 6 a.m. pa. Yung pala, si 6 a.m. na pala. Akala ko alas-stress pa lang. Kaloko, nahiya ako sa gusto ko. Feeling ko naman naiintindihan niya kasi medyo, you know, natutulog kami. Pero ayun na nga, guys. And si Jiru, galing kami ngayon lang sa nurse station. Kinabitan na siya ng swero. Ako yung nakahawak sa kanya sa upper, si Papa sa lower. Grabe, tingnan mo nga. Ay, ito na nga, oh. Namumula, tingnan mo. Tingnan si Jiru. Pero okay lang naman. Boost niya sa akin lahat ng ano niya. Sinunto, parang ako nasasakal na gano'n. Lakas niya! Dapat pala nung binalog sa kumot, pati yung kamay niya, parang hindi ako na ganito. Pero okay lang, anak. Okay na? You want to eat? Ha? Uy, quiet na siya. Pero grabe talaga, iyak na yung alina. Sorry, anak. Kailangan mo niya ni swero. Do you wanna sleep ulit? Or you want to eat? Eat ka na kasi magsi 6 a.m. na. Kape na ako, no? May kape na si sistema. Kanina wala pa ako sa sarili. Ayun, yung nagswero sa kanya, anong pedia doctor? Wala pa ba? Sa ko talaga lang din ako. Hindi ito. Lalo na dito po. Parang masuntok niya ako dito sa lalamunod kanina. Eh, di ba pag naano ka dyan, parang medyo masakit. Bigyan ko lang ng antibiotics si Patapatuta. Hindi na lang mabilis pa inumin tong batang ito. Hindi siya maarte sa kamot. Sa ngayon, ha? Ewan ko kung magbago. Ay, ano? Ha? Okay, right. Ang number sa patitin. Kapte ako, kapiling. Dapat yan, sinasanayin natin. Gusto mo ilipat natin sa cup? Nakatulog ulit si Papa tsaka si Jiru. Kain tayo. What's the food? Uy, parang salpikaw to. May kape and may apple. Kain tayo. Saan? Uy, that's my mom! Stay, my mom and you! Hey, that's my mom! Kapuya nga! Ayan, hindi natin siya ng gano'n. Ayan, gusto mo yung gano'n, yung cart? Cleaning cart. It's my cleaning cart. Tututuro ng pintuan ko siya bumukas. Tayo? Pala bintana. Ano? Kapag tayo sa silikla. Alamig. Wow, alamig! Aircon! Why it's alamig? Ang siya alamig? Yeah, kaya pala din sila nakabukas ng aircon nito. Ang aircon pala yung sa station lang. Tipid hack. Lamig. Lamig ito, lamig. Lamig.
Tama siya, tuwa-tuwa. Tuwa-tuwa. Hindi pa ba? Hindi pa. Alam nga, no? Arkelain natin yung buong jeep. Bro, isang biyahe. Oo nga. Isang biyahe, slot tayo. Bayaran mo yung buong ano. Oops. Siyempre, nakatuwa kaya yun. Ah, huwag ka masyadong malikot. Papalit sila ng linen. Huwag na muna. Kagabi pa. Kagabi lang to eh. Oo nga eh. Ang ano ko. Ano yan? Papalit tayong diaper, anak. Paanong game plan natin? Iga ka muna dyan. Pag-iisipan namin ni Papa paano papalit ang diaper mo. Ano kaya ito? Papatanggal natin to nasa infusion pump. Tapos... Tanggal? Oo nga eh. Yay! Palit na lang outfit si Bebe! Palit na rin ang diaper. Nagwala na naman siya. Kasi ano, natatakot kasi siya. Bawat kilos ng ano, binabantayan niya yung mga nurse eh. Oh, help nga tayo nila eh. Kasi tingnan mo, oh, bilis natin nakapagpalit ng ano, diaper. Meron pala siyang pupu. Sige, sige. Oh, dito, dito, dito. Pwesto, pwesto. Dito, dali. Sige, pabaka mo na siya. Oh, hindi. Ayan, good boy. Oh. Hindi water ka na lang ngayon. Naku, bilisan mo kasi after 10, wala na yan. Bawal na. Go, pwede water. Ako na magawa. Lipat ka dito para makatulog. Makakatulog. Saan ko na ito? Kailangan kasi niyang magpalit ng diaper. Meron pala siyang, hindi namin naamoy. Kasi yung poop niya ngayon na nitong mga past days, naka-antibiotic kasi siya. Kaya, hindi maamoy yung poop niya. Eh, yung poop niya kasi ngayon, sorry, at TMI, pero gusto ko lang i-share kasi naka, yung co-amoxiclav, na ganyan na siya dati. So, nagiging, talaga, malambot yung kanyang, poop doon. Oh, change diaper na, fresh ka na ulit, no? Fresh ka na ulit, diba? Buti nga, hindi nagre-reklamo kahit tubig lang yung dede niyo. Ayun, update. Itong si, mukhang patulog ni Jiro to. Sorry sa itsura ko. Wala pang tulog. Dumaan na yung ENT. So, mga 1 o'clock. Baka mga 12:30 pa lang, no pa? Kunin na. Kasi 2 p.m. si Doc tumaneng yung sa repair ng palate niya. So, mukhang matagal nga to. Nasa OR. Ayun. Ba't hindi siya nagre-reklamo? Tubig lang, oh. Tapos, ayun pa pala. Kasi nga, chinek yung sinilip yung tenga niya. Edi iyak na naman siya kasi lahat ultimo pagkuha ng temp, buti nga kanina tulog siya ng madaling araw, temperature, pagkuha ng ano niya, yung nag pulse oximeter, talaga nagwawala siya guys, as in nawa talaga, parang natroma, natakot siya sa mga ano, hindi naman siya sinasaktan, yun sinilip yung tenga niya, di karga ko, tapos para feeling ko kailangan ko na rin magpa-check. Parang nabasag yung eardrums ko. Ang lakas kasi talaga dito. Lakas ng sigaw niya. Tapos parang nasakal na naman niya ako. Kaya ngayon na-confirm ko na ay kayang-kaya ni Jiro to operation na to. Kasi ang lakas-lakas talaga nitong batang ito. Napakalakas talaga. Wala akong masabi. Grabe. Dalawa na kami ni Papa. Nagpapalitan. Tapos yung talagang hakap siya. Thank you.
Kaya na? Natin kumain. Kanina pa nasa harap yung pagkain kaso hindi ako maka alam niyo yun. Hindi ako maka parang sinsikmura nga ako pero parang basta yun. Pumunta si Ate Irene kanina naghatid ng pagkain tsaka yung mga ibang kailangan namin dito. So, ayun, kwento ko muna sa inyo nung pagkahatid ko dun sa OR. Nagkahatid ko doon, and then si Ma'am Haya, yun. Mula nung nanganak ako, talagang sabi ko nga, eh, oh, Jerome, wala na pinanganak ka. Kasi dito rin ako nanganak, diba? Sabi ko, si Nurse Haya, ang ano, kilala ka na yan. Pero, ayun nga. Tapos, in-explain naman nila sa akin, ano ba, anong expect. Tapos, tinanong ako kung gusto ko daw bang sumama sa loob. Tinanong pala ako, binigyan ako ng option kung gusto ko daw sumama doon sa loob ng OR. Yung ihatid ko talaga or sila na kukuha. Sabi ko, gusto ko ako Oo. Gusto ko maalala niya na kasama niya ako. Tapos gusto ko sana pagising niya. Parang ganun din, usual na pag nagising na siya, makikita niya ako kaagad. Para hindi siya matakot. Para less trauma sa kanya, di ba? Pero, ayun. Tapos, nagulat na nga lang ako. Ano pala, hindi siya yung ganito, Papa. Yung pinapa... Hindi siya ganun. Kasi nung last, ganun eh. Pero, ngayon, pinadaan sa swero yung anesthesia. Eh, nagulat ako habang karga ko siya, gumaganon-ganon na yung leeg niya. Umiikot-ikot na talaga. Tapos, akala ko nga, tumitingin-tingin lang siya. Tapos, yung pala, ano. Ay, ayan na po. Talagyan na pala. Oo. Tapos yan na po, ano, pwede niya nang ihiga. Tapos yun. Tapos yun, bumulong na lang ako sa kanya. Bumulong ako sa kanya, ano. Nandito lang tayo, hinihintay natin siya. So, ayun, sabi ko. So, ayun na. Medyo matagal tong surgery niya kasi dalawa. Meningotomy muna para i-drain mo na yung fluids tapos titingnan nila kung kailangan kung lalagyan ng ear tubes or what. Tapos diretso na repair ng palate niya. Tapos tinanong pala ako ni Doc kung gusto daw i-repair to. Sabi ko kay Doc, okay lang naman kung maliit lang naman, hindi naman iindahin. Kung ano dito, para i-close lang niya. Kasi diba parang nakamalalim, diba? Oo, yung dugtong dito sa loob. Yun din yung concern ko kasi napapasukan ng ano yun eh. Napapasukan ng booger. Yung nga sabi ko kay Dok na kasi napapasukan, mahirap linisin. Kasi yun, sabi niya ano lang naman. Parang kung maliit lang naman, hindi naman ganun ka ano, okay lang. Pero tingnan natin kung anong magawa ni Dok. Pero yun, grabe yung ano no. Pangatlong beses ko na talaga itong maghatid sa OR, pero parang first time pa rin yung feeling. Tapos, hinahanap kita dun sa labas. Saan ko nagpunta? Bumasok ulit kasi yung parang, kala ko mandyan na. Tapos hinahanap kita. Eh, ang daming tao, di ba? Madaming tao dun sa may naghihintay. Kaya, dire-diretso na lang ako sa elevator kasi nga, baka tumulo na yung luha. Ayun. Sana okay na lang. Sana magiging okay. Magiging okay yan. Magaling naman yung doktor. Magaling mga doktor ni Jero. Kaya... Kasi dumaan din pala yung pedya niya kaninang umaga. Kanina, bago siya yakyat. Mga 30 minutes before yata. Tapos chinek lang siya. Tapos naka-ano kasi si Doc, naka-civilian. Hindi siya naka-coat, na white coat. Kaya
appear si Jiro sa kanya, hindi niya masyadong, ang ayaw niya yung naka-uniform, yung mga naka-scrubs, tsaka yung, kawawa naman, yung mga naka-white coat si Doc, yung ENT niya kanina, talaga nagwawala rin siya. Sa uniform niya talaga tinitingnan eh, pag yung damit, pag nakita niya yung damit, ayaw niya kagad eh, pero nagsasmile na siya nung nandun na sa loob ng OR. Nag-a-appear-appear na nga siya kasi binigyan din siya ng glove na balloon. Oo. Sige, kakain na ako guys kasi gusto ko makaligo. Pagka ano, kailangan energize tayo pagtapos ni Jiro kasi yun ang mahirap, mahirap yung recovery for sure. Sure na sure yan. Iyakan doon. Tumawag na sila guys, 5:23. Ayun, pinagpababaan na kami sa OR. Tara lang. Andito na si Jiro sa room. Paglabas namin, no, unong sinabi niya, nakita niya si Papa. Papa! Nagpasakay kami sa elevator. Nagpapakagod. Miss mo si Papa? Mm-hmm. Sige. Jesus! Miss ang tatay, Jesus! Jesus! Galing ako sa baba kasi ano, may inihaw na sila sa Rina. So doon na lang kami nag-ano lang, yung para sa dinner namin. Tapos ang ating little boy, ayan, hindi, ayaw pa daw magpababa, sabi ni Papa. Nakakatulog siya, tapos nagigising. Ayaw pa kumain, no? Sabi naman ni Doc, huwag daw pigitin pagkaan. Nakaswero naman siya. Nakaubos na ang swero. Ako titig siya. Ninang! May bigay si Ninang ice cream ko. Anong flavor nito? Nag-order din ako sa GrabMart. Ayan, vanilla light. Light naman. Pang ano to, pang diet to ah. Umorder din ako sa GrabMart kasi baka ito nga kasi konti lang. Sabi naman ni Sarila, pwede naman daw sila bumili ulit. Sabi, hindi okay na. Pwede na to kasi hindi pa naman din siya kumakain. Yan din ang sabi ni Doc, eh, ganito bigay para siguro pagmanhid din yung ano niya. Masakit kasi yan eh. Ulitin ko guys ha, ang sabi ni Doc, yung sakit daw na ma-feel niya is magkasabay na sore throat at bagong bunot ng ngipin. Hindi ko nakausap yung ENT niya. Yung plastic surgeon yung nakausap ko, tsaka yung anesthesiologist. Sabi, okay naman daw lahat. Wala naging problema. Ang ginawa ni Doc para malesan yung pagdutugo. Kasi talagang madugo yan, guys. Hindi ba yung sabi niya? Basta iba yata yung tahin na ginawa niya para malesan niya yung pagdutugo. Ayun. Galing talaga ni Doc kumanin. Tapos inayos yun dito ni Jiro. Yung concern nga namin yung malalim siya dito. Parang may ganun siya yun. May gap pa eh. So inayos pa niya. Kaya medyo, hindi naman mukhang mag-a.
Pero konti, slight lang. Ewan ko, may ano pa lang eh. Ilang oras pa lang eh. Tingnan natin yung oras. Hindi makatanggi kasi Papa kasi siya yung unang hinanap eh. Hindi pa yung unang hinanap kasi ano talaga ako, nagulat ako kay Jiro. Pagka labas namin ng OR, dun sa OR complex, sabi niya kagad, Papa, nakita niya si Papa niya, sabi niya, Papa, kasi hindi na ako nagkakasabi niya. Tapos, nagdamdam ako kasi isang oras ako nagkakarita dun sa kanya, hindi man ako tinawag ka mama. Joke lang. Sana natin itong ihaw. Ngayon pa lang sila nag-ano ng ihaw sa lutuan. Para makakain na tayo. May effect pa yung anesthesia. Hindi ko alam kung mamaya. Good luck sa akin. Good luck. Pero kaya lang tayo. Buti na nga lang mababait yung nurse dun sa OR kasi nagpapatulong na ako dahil nanginginig na eh, di ba? Napapagaling pa tayo ng sleep disk. Actually, bawal pa akong magbuhat talaga. Kasi hindi ko din talaga matiis, syempre. Ako yung naghatid doon. Dapat ako yung makikita niya. Nung nakita naman niya ako lapit na, ano naman siya kagad sa akin. Parang, ano naman siya sa akin. Natin to. Barbecue. Ano to, iba-iba. May Betamax, may Adidas. Yun yung namimiss ko na paano manok. Kain tayo! Nagpadede na pala kami kanina, paunti-unti lang, kasi nanghihingi na siya. Si Jiro kasi, nagtuturo na talaga yun, marunong na siya magsabi na yung kung gusto pa niya ng dede. Kanina, tumuturo na siya, eh, di ba naka-NPO siya? Nakatulong yung Nifty Cup na binigay sa amin. Ayun, Nifty Cup. Naalala niyo? Yung unang-una pa na ano, ayan, yun yung binigay sa amin Nifty Cup. Thank you so much, Operation Smile. Si Ma'am, ano yan eh? Yung... butis ako noon, kinouch niya ako. Nakalimutan ko yung name niya. I'm really sorry. Naku, ganyan ako. Makakalimutin ako sa pangalan. Ah, ito na yung pinasari na. Tingnan ang bago eh. Buka. Sarap. Ito, meron pa tayo isa pang pinig up. Ito yung tubig ni Jiro, tsaka ice cream pa more. At tsaka cup noodles para sa amin ni Papa. Yeah. Okay, tingnan natin kung tama yung mga nabilig. Ito ang cup noodles. And avocado at saka vanilla. Yung isaw ng baboy na gusto ko wala. Barbecue ulit tayo bukas ah. Baboy na kami sa ano. Miss ko yung ano, inihaw na paanang manok. Sorry ano. Nakaano na siya ngayon eh. You're such a loser. Tapos ang gagawin natin, hindi pa ganon, pa ganon. Paracetamol. Tapos, i-ready lang natin. Sorry, anak. I'm so sorry. Ready lang natin itong gamot mo. Pero marami rin siyang nakain ngayon, ha? Fairness. Yung
ice cream. Marami siya na kain ice cream. Hmm. Mukhang tamo daw siya. Yung sam-sam niya. Pati magpapatulog, aram-sam-sam na rin pala. So, aircon. May palang gusto. Init, nainitan. Try namin pakainin to. Tumigil siyang iyak eh. Uwi na si Ramsam Master! Thank you, Mabe. Ayan, so baklasin natin to.